At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Hidbon, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Ay sekreto ang headband na binigay sa kanya, at pag isinusot niya ito ay gumaganda si Belay. Isang araw nakipag-away ang kanyang ina dahil minalipos na ang pagkatao ni Belay, at ipinagtanggol niya ang kanyang anak sa pang-api sa kanya. Isang araw, isinuot ni Belay ang headband at inilagay niya ulit sa kanyang buho, at nagbago ang kanyang anyo. At nakita yun ang kanyang ina at di niya nakilala ito. At nagtaka ang ina kung sino ang nasa bintana nila. Nay, aalis po ako. May pupuntan po ako eh. Sige, mag-ingat ka dyan ha. Huwag kang magpapagabi sa daan. Alam mo naman ang panahon ngayon. Masyado nang delikado. Kaya kailangan na mag-ingat ka palagi. Inay naman. Ako? Mag-iingat lagi? Eh, sino pa naman ang magkaka-interes sa akin? Kung di naman ako maganda. Itong isurang ito, hindi pag-iinteresan, inay. Kawa. Dinadaan mo palagi sa biro. Oh, sige, inay. Ako'y aalis na. Bye-bye. Sige, mag-ingat ka. Ay, may pupuntan ako. Makikita ko naman si Piolo. Ang pugi niya. Kahit sa pagngiti niya, pugi siya lalo. Ah, eto. Ilalagay ko na sa ulo ko ang headband. Di na naman niya ako makikilala ng mga kapitbahay namin mga chismosa nito. Ganda talaga ng babaeng to ah. Sino kaya yung pare? Kasi, ang alam ko, andyan yung babaeng pangit eh. Eh ngayon, maganda na yung babaeng nakikita natin na dumadaan. Gaganaan ang mata ko nito pare. Okay. Ang ganda yata ng sekret ka mo. Kaso, medyo supla na kaya. Okay na, hinay na. Malapit na siya. Ah, may sandali. Anong pangalan mo? Di ba galing ka kay Mila? Oo nga. Diyan sa bahay na yan. Galing ka pa kay Mila? Oo nga naman. Daki na karapin eh. Ano mo ba siya? Ah, ako? Pinsan ko siya. Bye. Nagmamadali ako eh. Ayoko nang may nangisturbo sa akin. Bye! Sabi ko na sa'yo eh. Ang suklada niya para. Ayan na siya. At nakapag-order na rin ako. Ah, siya magdi-deliver ng order ko. Ang gwapo niya talaga. Nice. Ito na yung order mo. Thank you. Alam mo kasi, masarap ang cheesecake niyo dito. At yung coffee, pati yung banana crepes. Wow, talaga ha. Ayan nyo, ma'am. At sasabihin ko yan sa boss ko. Thank you po sa pagpunta rito, ma'am. Talagang paborito kong kumain dito eh. Sige po, ma'am. At baka may ibang order pa eh. Thank you again, ma'am. Music.
Oy, gracias. Sino yung magandang babae na nakita namin kanina? Bisita nyo ba yun? Ha? Bisita? Magandang babae ka mo? Oo. Ay, di ba meron ang sexy at ang ganda niya? Ikaw, ang nandyan sa bahay mo, di mo alam na may magandang babaeng nakatira dyan. Wala no. Ako at si Mila lang ang nandyan. Ano ka ba? Eh, meron. Di pa naman malabo ang mata ko eh. Eh, nako, nakita pa nga naming lumabas dyan sa gitnidyo. At nakipag-usap pa ng konti sa mga tambay. Ang kulit mo naman ano. Sinabi ko nang kami lang ang anak ko dyan eh. Ang kulit-kulit mo. Ay nako, alam ko yung pagmumukha ng anak mo. At alam ko rin, wala sa kalingkingan niya ang ganda ng babaeng yun. Baba, nagpunta ka ba dito para lait-laitin ang mukha ng anak ko? Umalis ka dito sa harapan ko. At baka kung ano ang magawa ko sa'yo. At pwede ba, huwag mong sirain ang araw ko. Pintasera, alis! At baka bakal mo pa kitang matanda ka, alis ka dito, alis ka! Eh, totoo na ba nang sinasabi ko ah? Ang pangit-pangit ah, alis ka ba? Ba o hindi? Asan ba yung kinatago kong itak dito? At para matigpas kita, ay! Eh, sige, aalis na ako. Ay, nako, hindi matanggap ng pangit ang anak! Umalis ka dito, matabil na matanda! Mga tao talaga. Grabe sila kung laitin ang aking anak. Kahit hindi maganda ang aking anak, mabait at masipag naman siya. Kasi naman, kung bakit nung pinagbuntis ko eh, sama ng loob ang naramdaman ko. Ay, naku naman talaga. Kasi ang may kasalanan ng lahat eh, yung asawa kong bisit na yun. Puro sama ng loob ang binigay sa akin. Kaya, ang mukha ni Mela'y tuloy ang naging masama sa paningin ng mga tao. Ay, Diyos ko naman, yung anak ko ang kawawa sa mga taong nakakakita sa kanya araw-araw. Ano kayang gagawin ko? Ano? Alam mo, anak, hindi ko talaga maintindihan. Kasi si mismong Milagring ang nagsabi sa akin na may lumalabas daw dito sa bahay natin ng isang magandang babae. At tulad kaninang umaga, ha, nakita daw niya. Pero naisip ko, baka may kasamang umalis o kaya may sumundo sa'yo na kaibigan mo. Baka naman... Nagkamali naman sila, inay, na dito galing yung sinasabi nila na magandang babae. Baka iisa yung... Ha! Teka nga muna. Bakit ko nga ba pinoproblema yan? Teka. Anak, pero parang may naisip ako eh. Hindi kaya minumulto tayo? Nakikita nila, pero tayo, hindi natin nakikita yung sinasabi nilang multo. Ano? Multo? Inay naman, nagpapaniwala ka niyan. Ang taga na nating nakatira dito. Nagpapaniwala ka pa. At isa pa, bakit tayo bumutuhin? Yun na nga eh. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Ay naku, talaga anak, sumasakit ang ulo ko sa kakaisip sa mga sinasabi ng mga taong yan. Ay, dyan ka na nga. Nakakatuwa si inay. Sasakit talagang ulo nyo kasi yung magandang babae dyan na nakikita nila, walang iba kundi ako. Sino ang mag-akala na ako yun? Ang ganda ko kaya?
Maglaway lang kayo ngayon, mga boys. Di nyo na ako lalaitin. Pare, kanina pa naghihintay yung chicks mo. Ikaw ang hinahanap eh. Eh, saan ka ba galing? Eh, sobra kasing traffic eh, kaya natagalan ako. Nalit ako tuloy. Ayun yung chicks mo. Ha? Hintay nang hintay sa'yo yan. Kanina pa. Eh, kawawa naman. Ganda-ganda pa naman niya. Talaga? Andiyan na ba? Oo, oh, andiyan siya oh. Sige, ako. Nakakaya naman sa kanya. Teka, ayun siya. Kanina ka pa ba dyan? Ha? Diyos ko. Yung mukha ko nag-iba. Buti na lang. Nakita ko na lumalapit siya dito sa akin. Kanina ka pa ba? Sabi ng kasamang ko kasi, nilihintay mo ako. Ha? Hi, hello. How are you? Sorry. Nagulat ako eh. Ay, sorry kasi nagulat kita. Mukhang may kinukuha ka dyan sa ilalim ng mesa. Kanina ko pa napapansin eh. Ha? oo nga eh. Kasi nalaglag yung hikaw ko. Sorry din ha. Ah, oo nga pala. Bis mo lang sandali ha. Medyo pinapawisan ako. Dahil ang haba ng traffic eh. Ah, sige lang. Bilisan okay. Mo ha. Naku, muntik na ako dun ha. Nagbago biglang ang new ko. Buti na lang, nakita ko kaagad. Ah, si Piolo. Di siguro masama na. Imbitan ko siya minsan. O kaya, pamasyal kami. O sa park. Magsin nga kami. O kaya, pag off niya, umikot-ikot kami sa mall. O kaya, punta kami sa dagat. Ano ba ito? Ang weird. Ang pangit na. Ang chip-chip pa. Piolo, alam mo, mahal kita noon pa man. Gustong gusto kita, parang bituin ka sa langit na nalaglag sa lupa. Okay lang ba sa iyo na imbitan kitang mag-dinner sa birthday ko kasi ikaw lang ang natatangi. Alam mo, sa totoo lang, wala talaga akong kaibigan dito. Kaya lang, nung una tayong magkakilala, naisip ko na magkakagaanan tayo ng loob. At maaari tayong maging magkaibigan. Ha! Sino ka? Bakit andito ka sa silid ng anak ko? Ikaw siguro yung... Nakita ko minsan ito at nakita ng mga tambay sa labas. At ikaw din ang nakita ng mga chismosa naming kapitbahay. Di ba ikaw yung minsan nakahinga dito sa kama ng aking anak? Ay, babae ka! Nasaan ang anak ko? Inay! Nasaan? Inay! Ako ito, si Milay. Inay, ako nga ito. Ano? Ikaw si Milay? Abay, pinagluloko mo ba ako? Kilala ko ang anak ko. Baka nga ikaw yung multo. Milay, anak! Milay, asan ka? Inay, Milay! Ako nga si Milay. Milay! Ito, ako. Tingnan niyo. Ako ang anak mo. Ito. Ikaw nga. Hindi ako nakikipagbiruan sa hindi ko kilala. Kung sino ka man na multo ka,
Doon ka na sa pinanggaliman mo. Umuwi ka na sa puntod mo. Hindi kita kilala. Hindi kita, anak. Siguro maglalakaw ka dito, anak. Halika dito. Aray! Belay! Ikaw! Inay! Ay, naku po. Nahimatay si inay nung nakita niya ang totoong itsura ko. Ay, naku, nahimatay siya! Inay naman eh. Sige, pag di ka dyan tatayo, masisira ang buhok mo. Ayan, nasira na. Buhay pa ba ako? Buhay pa? Ano yung nakita ko kanina? Ayan, yung buhok mo, nasira na. Ayan, Nay. Sinira yung, kuni, yung buhok mo. Kasi, ikaw naman, nawalan ka ng malay. Ayun. Tingnan mo, naayos mong buhok mo, tapos nawalan ka ng malay. Ano bang nangyari sa iyo, inay? Bakit ka naman nawalan ng malay? Inay naman eh. Sabi ko sa iyo, ako si Melay. Ano ka ba? Ewan ko. Pero, nananaginip ba ako? Doon nga lang ako sa silid ko para nawala ata ako sa katinuan eh. Babalik na ako doon sa kwarto ko. Diyan ka lang. Nay, yun nga ang totoo. Alam mo, inay, pag nagsusot ako ng headband na ito, nag-iibang itsura ko. Gumaganda ako, inay, at nag-iiba ang anyo ko. Teka, anak. Saan galing ang headband na yan? At paano napunta sa'yo? Alam niyo, inay, may babaeng nakaiwan doon sa ladies' room. Tapos, naiwan nga niya. Hinintay ko na balikan niya, pero wala siya. Yun nga ang nangyari. Ay, salamat. Sa wakas, dinidinig din ng Diyos ang mga panalangin ko. Yes! Dinidinig ng Diyos ang mga dasal ko! Yes! Na, inay? Anong dahilan yun? Nabagkaroon ako ng anak na maganda. Ha? Pakiulit po? Sabi ko, dinidinig ng Diyos na may anak ako na ganito sa akin. At magkakaroon ng katuparan na ang anak ko ay magiging beauty queen. Kasi, ganun nga anak, pwede na kitang isali kahit anong contest. Isuot mo ang headband na yan, ha, anak? Pag isasali kita sa beauty contest, ha? Ayoko nga po. Di ako mahilig sa mga pagandahan na yan. Mas maganda pa ako sa mga yun, no? Anak, subukan lang natin, di ba? Malay mo! Swertihin tayo! Try lang! Noy, paano mo sasabihin na ganito ang anak mong maganda? Samantalang ang anak mo pangit. Kung sinusot ko lang ito, saka ako gumaganda eh. Paano kung di ko suot? Paano mo ipapaliwanag? Delikado ko yun! Basta huwag kang mag-alala. Isasabihin ko na lang sa kanila na pamangkin kita. Madali na yan. Basta ang importante, isasali kita at isuot mo yung headband na yan. Matutupad na ang pangarap ko na maging beauty king ka barang araw. Anak, huwag mong iwan yan, ha. Huwag mong iwawala yung headband na yan. Kasi baka dyan tayo magsiswerte, ha? Maniwala ka sa akin. Swerte ang headband na yan. Thank you.
pumayag ka na. Marami namang paraan eh. Anak mo ko. Tapos, pag ang headband na ito, naalis bigla sa ulo ko, paano na inay? Ay nako, walang problema. Di isuot mo ulit. Nay naman eh. Huwag na. Sige na. Iyan lang ang alam kong paraan. Kung magtatanong sila sa akin, di sabihin ko nga pamangkin kita. Basta, isuot mo yung headband para gaganda ka tulad ko. Sige na, isuot mo yung headband na may magic. Mapilit kaya ng kanyang ina, si Milay. Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Headband, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.